Welcome po sa ating pong success leadership training. Okay? Okay, welcome po sa ating success leadership training. At meron po tayong house rule. So, dapat po may pen and paper kayo. Dapat po naka-silent ang inyo pong telepono. At sana at may mga wordings po ako na gagamitin. Huwag po kayong ma-offend. Okay? That's part of the training. Okay? Hindi po dahil sa para saktan kayo, kundi para realization. Tama? Kasi hindi naman sasabihin ito ng nanay mo at ng asawa mo na kung ikaw ay tamad eh. No? Sasabihin ko mamaya kung ano ang meron ka. Yan. No? Para kung tinamaan ka sa sinabi ko, ikaw yun. baguhin mo. Ha? Para umasenso tayo sa buhay. Okay? Now, yun ang house rules natin. Ano? Okay? Now, let's start. Pero bagong lahat, pwede ba akong mag-share ng achievements ko? Pwede akong mag-share ng achievement? Thumbs up nga. Pwede akong mag-share ng achievement ko? Okay. Hindi dahil para ipagyabang. No, hindi dahil para ipagyabang. Wala akong mapapala kung pagyayabangan ko kayo. Eh. Wala. Gusto ko lang kayo ma-inspire. Gusto ko lang kayo na you know, na malaman na kaya pala ganyan magsalita si Ron Capua. Kaya pala itong achievement niya. Si-share ko lang sa inyo yung achievements ko po sa buhay ko. Okay? Ito. Number one, ang suggestion ko, wag niyo pong intindihin yung chat ha. Kung may mga magcha-chat dyan, no? Kung may manggugulo o may magcha-chat, ignore them. Focus po tayo dito. Okay, wag po natin sila intindihin. Okay. Now, alam niyo po, likas na po akong masipag. No? I was only 19 years old when I start doing MLM. Dati po ako sa Shakey's. I was the youngest manager, branch manager of Shakey's Ayala Center, Shakey's Tomas Morato, Shakey's New Frontier. No? And then, nag-MLM ako. No, nag-MLM ako. Dahil nakita ko, yayaman pala ako rito eh. Sabi ko, yayaman pala ako sa MLM. Kaya po nag-umpisa ako na mag-network at dumami po yung tao ko. Dumami. Hanggang sa kumalat po yan noong 2001 to 2004 po sa Hong Kong, sa Macau, sa Saudi. Lahat po yan. No? And in just six months, I earned $111,000. Grabe, no? And that is 5.5 million in just 6 months doing the multi-level marketing. Sarap, ano? I was only 23 years old that time. I was only 23 years old. Ngayon, I'm 26. Just kidding. Okay? 46 na po ako ngayon. 46. No? Medyo tumaba lang. Kaya medyo dapat yan mga looks like 30 plus lang. Ayan. Okay? Now, Imagine, ba't ako kumita ng 111,000? Eh kasi, marami akong network eh. Kumalat po yung network ko. No? Hindi ka naman yayama kung dalawa lang kayo eh. Are you crazy? No. Hindi pa. At ang nakakatuwa po dito, at the age of 23, nakabili po ako ng Ford Expedition of brand new because I'm averaging $25,000 and that is 1.2 million monthly nung last 2003 sa Crystal Mansion. Wag ko kayong mayayabangan sa akin. Achievement ko talaga yan eh. Mahirap po talaga yung magyayabang ka, wala ka namang achievement. Tama?
Kaya pagka ako po ay pinakinggan niyo po sa training na ito, sasabihin ko sa inyo, badyum po ang kikitain niyo talaga. Kasi yung ituturo ko sa inyo, hindi po churi eh. It came from my experience. Yun po yung malupit dun. Yung ibang mga speaker, puro theory. Puro theory. Pero pagka sa gawa, kweng, kweng, kweng. Wala. Tama? And I thank the Lord because of my hard work. No? Nakabili na rin ako ng Mercedes-Benz sa Amerika. Ayan po, Encino yan. No? Encino. Diyan po sa Santa Monica. No? Hindi ko po pinagyayabang yan. Gusto ko lang pong wala pa hong friendship. Marami na po ako na-achieve sa buhay ko. Yan po ang gusto kong iitindi sa inyo. Okay? Kasi bakit? Alam ko kasi ang sikreto eh. Alam ko ang sikreto. Alam ko yung formula. At yan po ang sasabihin ko sa inyo ngayon. No? Kaibigan ko kayo eh. Magkakaibigan tayo sa friendship. Mawala man kayo sa friendship, at least natulungan ko kayo. Dito pa lang sa training ko na ibibigay sa inyo, sulit na yung 1,100 na binayaran mo. I'm telling you that. People are paying me to conduct seminars before. Okay? I'm conducting team building in the Philippines before. And they're paying me 3,500 per head. That was before. Eh, doon pa lang sa training ko na to, sulit na yung binayad mo eh. Tama? Now, ano po yung achievements ko? I have 20 years of experience in MLM. Top forever living products of area sales manager po ako ng Baguio Benguet. Ng Forever Living Products. Top area sales manager po ako. Top number one millionaire po ako ng Crystal Mansion International. Top earner po ako ng Global Gas Card in America. Executive director ako of Melaleuca here in the US. Ako po ang first Filipino inventor and developer ng Super Mango App. Ako po yung naka-invento ng Super Mango App dati na nakakatawag po sa mga landlines. Nakakatawag po sa mga cellphones without application. Pero dahil po ang technology po ay pabilis at paganda ng paganda, kaya po nahinto yan. At yung iba po, nasabotahe ko dyan sa Pilipinas at ako pinasiraan, kaya nahinto. No? Pero hindi pa rin ako huminto. Sila huminto. Okay? Sila huminto. Pero sabi nga, pagka nadapa ka, bangon. Dapat learn from mistakes. Tama? Hindi pwede yung sinabotahe ka, nawala yung success mo, and then pare-pares kayo magmumukmok. No way. Okay? Find another way para maging successful ka. Kaya po, you know, I was the first Filipino owner ngayon po ng Friendship Media Platform. May movies tayo. Meron tayong darating po na dating app. Meron po tayong Friendship TV app. At yung Friendship TV app natin, nakita ko yung download ni Ronald Fuentes. Ano? So pwede ka na mag-downloads. And hinihintay lang natin yung approval ng Google at para magkaroon tayo ng mga certain points and rewards. No? Okay? For that. Inaayos natin yung mga security features kasi maraming mandaraya eh. No? May natin pag-usapan yan. Talagang binigay ko na nga yung pinakitaan na nga kita ng konti. Abe, gusto mo pa diyan kayo maman. Hindi po ganun po yung layunin eh. Kaya po nahinto yung reward points. No? Eh pag hindi ko po hininto yan temporarily, eh baka mabangkarote ko. Eh may dahil lang po sa kaka-points mo, kakapindot-pindot mo na walang kwenta, kaka-post mo ng mga icon, smile, 5 points. Sad, 5 points. My goodness. Eh, sandali lang. Hinto ko muna. Okay? Kasi hindi ganun ang layunin. Eh. Malay ko bang may mga mandaraya? Tama? Tsaka hindi po yan, hindi kaya yaman dyan, sir. Barya lang yan. Kumbaga parang may alkansya ka lang dyan. Kung gusto mo yumaman, sir,
doon ka sa referral a friend program, hindi sa reward points. Okay? Kaya wag yung paginitan po yung ano, yung reward points ayan. Na hindi kaya man diyan utang na loob. Okay? Utang na loob. Saka pag inon ko yan, later, hindi ka na makahandaya. Automatic block ka. Okay? Kaya, guys, relax. Okay? Now, ako po ay e-commerce developer ng Sony Video and Audio Center po sa Santa Monica. So I have a lot of achievements. No? Bakit po ba marami ko achievements? Because I know the secret. I know the ways. I know the tools. At yun po yung isi-share ko po sa inyo. At ang swerte po natin, yung company po na gagawin natin, kasama nyo ako na gagawin ito para magtagumpay po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? Ayan. Sabi, no? Excite. Now, ano ba yung mga reasons? Pag-usapan natin, what are the reasons why people succeed or why they became failure in MLM? Okay? Bakit ba marami nagiging successful at hindi? No? Ang dami niyan. Okay, tignan natin. Before that, who among you here wants to earn a lot of money? Sino po sa inyo dito taas ang kamay? Alam niyo ba nakikita tayo ni Lord? Sa taas? Naku, pag hindi mo tinaas ang kamay mo, sa dami natin. Pag hindi ka naaninag ni Lord, bahala ka. O sige, sino dito ang gusto niyo maman? Yan. Ikaway. Lord, ako po. Isunod mo ako, Lord. Isunod mo ako. I-line up mo ako. Yan. Kailangan daw po. Dapat specific. No? Dapat ganyan. Hindi pa gusto mo yumaman. Eh, wala. Tatalbog sa iyo yung blessing. Maniwala ka sa akin. Samba ko lang mukha mo eh. Okay? Hindi pwede. So, pag-usapan muna natin why people failed in MLM. No? Sharon, ang dami-dami mga nagre-recruit sa akin. Ang dami-dami, Sharon, ng mga networkers. No? Bakit nag-failed? Ba't sila nag-failed? What are the reasons? Okay, eto. Makinig ka mabuti, ha? Eto. What are the reasons? Number one, mababaw kasi ang why nila. Mababaw ang why nila. Okay? Ano yung why nila? Kaya sila nag-M&M, kaya sila nag-friendship, wala lang, lockdown kasi. Yan. No? Yan, lockdown kasi. Ay, makakaunting kita lang sa group chat ng negative yan, quit yan. Quit yan. Hindi mo na makikita yan. Mag-remove na yan. Mag-remove na sa group chat yan. Kasi mababaw eh. Mababaw ang why. Kung ba't niya ginagawa ang friendship. Ba't niya ginagawa ang multi-level marketing. Ano pa yung mga reasons ng mga iba? Ito. Ano ba reasons mo? Ito. Ang kulit kasi ng sponsor ko eh. Tawag ng tawag. Yan. Kaya ako sumali. Eh, para hindi na ako kulitin. Yan. Yan yung mga taong andali mawala niyan. Andali mawala niyan. Kasi ang babaw ng why eh. No? Ang babaw ng why. Ano pa yung mga reasons? Crush ko kasi yung nagre-recruit sa akin. Nah. Prangko ha. Prangko ha. Okay, yan. Kasi type ko yung nagre-recruit sa akin eh. Pag binasted yan, wala na. Pangit na ang friendship. Pangit na friendship. Negative na yan. Negative. Maniwala ka sa akin. Negative na yan. Okay? Negative na yan. Kasi kaya lang nagpe-friendship kasi crush yung speaker. Yan! Sorry for breaking your heart, ha? Double na po tayo. Double na tayo. Huh? Okay? Yan yung mga reasons. Ano pa yung mga reasons? Wala kasi akong magawa eh. Pag ganyan po yung reasons,
Hindi magre-recruit yan. Ang dali mag-quit yan. No? Ang dali mag-quit. Ano pa yung mga reasons? Nung iba. Kaya hindi ma-asenso. Para kumita lang ng extra money, ayos na. Ayan. Kumita ng, pansinin mo, kumita ng $10, kumita ng $20, wala na. Eh, yun lang ang ano eh, why eh. Ngayon, iyak-iyak ka. Huwag kang iyak. Eh, yun nga eh. Eh, wala kang magagawa doon. Kaya nga hanapin mo yung leader. Hanapin mo yung agila. Hanapin mo yung tulad mo. Or, hanapin mo yung masipag. Eh, tamad ka na nga, hanap ka palang matamad, paano na yan? Tamad ka na nga, humanap ka ng masipag. Tama? Ikaw talaga, oh. Oh. Wag kayo puro tamad. Di ba? Tamad ka na nga eh. Magdasal ka sa Panginoon, well, Lord, sana po makahanap po ako ng masipag. Ayan. Pag nakahanap ka ng masipag, guys, yun yun. Hindi magkikwit yun. Masipag umattend ng training, o masipag makinig sa'yo, yan ang hanapin mo. Ba't yung mga iba? Ba't nag-fail? Eh kasi auto spillover daw eh. Sabi ni upline. Yan. Grabe, no? Sumali kasi auto spillover daw. Partner, tagal ko na sa negosyo na to eh. Ang tagal ko na sa multi-level marketing. Walang yumaman na hindi nag-recruit. Walang yumaman na hindi nag-exert ng effort. Are you crazy? You need to build your organization. Hindi kaya yaman dito ng tatlo lang kayo, sampu lang kayo. Kahit anong negosyo ang puntahan mo, kailangan mo ng maraming tao. Mag-restaurant ka. Hindi kaya yaman sa restaurant kung lilima lang kumakain sa'yo. Kahit mag-restaurant ka, eh kasi I don't wanna talk to people eh. Kasi I'm not a salesman eh. Party mo? Wala ka na ng savings eh. Pag ganyan-ganyan ka pa. Tama? Okay? Nakakaya pag wala kang pambayad ng apartment mo. Tama po. Sabi ko ha, bato-bato sa langit, ang tamaan, sinadya. Okay? Guys, kahit mag-restaurant ka, you need to, oy, kamusta po? Kamusta po ang ating pong steak? Masarap po ba? Balik po kayo, ma'am. Sir, balik po kayo. Oy, welcome. Welcome po. Welcome po sa aming restaurant. Oh, mga server, paki-supply, paki-bantay si sir. Bigyan ng maganda service yan. You need to talk to people. Walang negosyo na hindi ka magsasalita. But in this multi-level marketing, it's so easy. I will show you what are you going to do para dumami yung network mo dito later on. Okay? Hindi pwede yung wala. Pag gaganyan ng mga why, kasi auto spillover eh. Pare, asahan mo yan. Mumurahin ka yan. Mumurahin ka yan after 3 weeks pag walang kita yan. Maniwala ka sa akin. Eh kasi kaya ka kumita ng malaki, eh nadali mo lahat yung mga tao, lumipat sa'yo. Kaya, boom, laki ng komisyon mo. Umasa ngayon yung mga tao na yon na mag-spill over. Patay ka ngayon. Guys, hindi po yun yung right attitude. Kaya po, ako po hindi po ako nag-end global, ano? Pero yung po mga may-ari po na end global, makilala ko po yung ang gagaling ng training po ng mga yan. Sa Forever Living po ako, area sales manager ako, ang mamahal ng aloe vera gel na benta namin. Biro mo yung isang aloe vera gel na ano yun, 900 pesos. Sabi nung kausap ko doon sa Tarlac, magkano yan? 900 pesos. E bibili ko na lang isang kabang bigas yan.
Yung mga piloso, potasyo. Pero kailangan mo siyang takutin. Aba, eh, pero meron po kayong arthritis. Tama ba? Oh, may heart problem po ba kayo? Eh, yan pong ganyang mga, pag may heart problem ka, hindi po delikado yan. Bigla lang nag-a-attack. So, bibili. 900. So, you need to sell. You need to do a lot of hard work. No? Pero dito po sa atin ngayon, napakadali eh. Mamaya, papakita ko po sa inyo. Kaya, those are the reasons why people failed. No? Those are the reasons, marami pang reasons. Why people failed or why they easily quit in MLM. Now, paano ba umasenso? Paano ba yumaman? Paano ba dumami? Paano ba maging leader, Sir Ron? Paano? Ito. Ito na, alistan mo na. Number one, first, you need to know your why first. Kailangan malalim po yung why. Hindi po kailangan yung nandito ka lang dahil type mo si ano. O kaya po, wala kang ginagawa. Hindi po ganun. Hindi ka asenso po pag ganun po yung why mo. Pag ganun ang pagkakaintindi mo, hindi po tayo asenso. Kailangan po ang why natin, why we're here, number one, because we need lots of money. Marami, dapat po, maintindihan mo yan. Kasi, kung gusto mong dumami ang pera mo, mag-multi-level marketing ka. Believe me, in 3 to 6 months time, pag tama ang ginawa mo at in-apply mo to, guys, magugulat ka sa savings mo talaga. Ba't natin kailangan naman? Maraming tao ang sasabi, ito si Ron Capua, mukhang pera. Okay lang ako mukhang pera. Pero hindi ko ginudyos ang pera. Tama po? Kasi sabihin nila, hindi importante ang pera. Hindi importante ang pera. Pagka nga nagparapol ako ng 1,000, kung mangulit ka sa akin, wagas eh. Utang na loob. Sasabihin mo, hindi importante pera. Inaaway mo nga ako eh. No? May gini-GC mo nga ako kagad pag na-delay yung commission mo ng 2 araw eh. Eh, paano na-delay? Hindi ka man nag-i-email. Diba? Na-email mo sa wrong email. Tapos sasabihin mo, hindi importante pera. Utang na loob. Importante pera. Importante na marami tayong pera. Pero huwag mong jojusin ng pera. Huwag ka maging slave ng pera. Tama po? Dapat si Lloyd pa rin. Palapan po natin. Alam mo yung why mo. Pag alam mo yung why mo, kailangan ko magkaroon ng pera. Pare, hindi ka magkikwit. Kahit na may makita ka sa GC negative, remove it. Unye, mas. Hindi mo kaya ano eh. Remove. Huwag ka na makipagtalo sa mga yon. Okay? Dahil kahit makipagtalo ka sa mga negative, manalo matalo ka, hindi magjo-join yon. Maniwala ka sa akin. Mawi-waste lang yung energy mo. Mawi-waste lang energy mo. Tanggalin mo na yung mga yan. Tanggalin mo na. Ah, nakita mo na, in-explain mo na lahat, and everything, at andyan pa rin, negative pa rin, remove. Make sense? Kaling, ano? Ba't ba kailangan natin ng maraming pera? Ayan, gusto mo, walang pera? Ayan. Okay, hindi mo kailangan ng pera. Ayan, bumalik ka ng bisikleta. Yabang-yabang mo, gusto mong ibili anak mo ng bagong Hi-Ace. Gusto mong bumili ng bagong, ano ba mauso sa Pilipinas sa mga sakyan? Ng mga Ford, kasi dati ko, Ford Explorer. No? Ha? Expedition. O sige, hindi mo kailangan ng pera. Bilin mo bisikleta. You crazy? Kailangan po natin ng pera eh.
Bakit ba natin kailangan ng pera? Inintindi ko po yan eh. Kaya po ayoko nang bumalik sa employment eh. Dahil alam ko, pag nag-employment ako, bye-bye dreams, bye-bye, bye-bye. Inuulol mo lang yung sarili mo na magkayayaman ka sa employment. Ba't hindi po mangyayari yun? Yung tatay ko po, nagtatrabaho sa Comelec. Namatay, tumanda na po, tumatay. Hindi po umaman eh. Yung po mga teacher ko dati, hanggang ngayon, ganun din po ang buhay. I have nothing against them. But I want you to realize na when you do what you always do, you will get what you always got. Kailangan po iibahin natin yan. No? And why you need to do MLM? Because kailangan po natin ng pera. Bakit? Dahil sa pangarap natin. Yan. Ano ba yung mga pangarap natin? Ito. Bagong bahay. Sarap. Ang goal ko po, in a matter of 3 or 4 months, ang goal ko po, makabili ng bagong bahay again. Pero paano? Kailangan po, hindi po mangyayari po yun eh. Pagka po empleyado ko, I need to do multi-level marketing. I need to do it. Why? Because of my dream. Hindi dahil sa'yo. Hindi dahil sa crush ko. Hindi dahil sa kapitbahay ko. Kundi dahil sa pangarap ko. Bakit? Kasi gusto kong makabili ng bahay. Gusto kong makabili ng bagong kotse. Ba, parang Franco ha. Pare, yung kotse mo may sticker pa ng friendship ha. Pare ha. Ayos. Gusto ko pagka naman nagka-kotse kayo sa friendship, lagyan nyo naman ng sticker ng friendship. Okay? Para naman ma-recognize. Di ba? Pero kung bisikleta bibili nyo, wag na lang lagay. Ha? Okay? O, may smile kayo. Smile na nga lang gagawin nyo, hindi nyo pa may smile. Okay. Hindi lang po. Kailangan yan, ini-stretch. Ini-stretch para, kasi pag hindi mo rin na-stretch yan, kakaroon ng ano yan, nerve yan dito. Ba, hindi ka na makangiti. Yan. Tama ako, wala akong wrinkles. Oh. Yan. Kasi palagi makangiti. Yan. Sabi nga, pag si Lloyd daw, nagbigay ng blessings, dun sa mga nakangiti, nasasalo yung blessings. Tama? Kaya yung mga nakasimangot, kaya hindi nakareceive ng blessing, eh nakasimangot eh, hindi nasasalo yung blessing, tumatalbog. Ayan. Ay, smile, smile ha. Huwag kang matigas ulo. Okay. Now, ano pa? Kasi gusto ko makatapos yung anak ko ng magandang pag-aaral. Tama? Kahit yung tatlong pangarap na lang na yan. That is the reason why I'm doing multi-level marketing since I was 19 years old. Maliwanag po sa akin eh. Kaya minahal ko po yung multi-level marketing. And can you imagine, pagkatapos po ng Shakey's po, hanggang ngayon hindi ako nagtatrabaho. Because of multi-level marketing. Nasa bahay lang ako. Why? Because alam ko yung why ko. Malalim po yun, malalim. Pero yung mga nagki-quit, wala. Yung mga nagki-quit, yung, nako, si Kapwa. Eh, yung nag-email ako, hindi sinasagot. Wala yun. Quit agad. Bye-bye. Kunyay, masano gagawin ko, hindi ko makita email mo. Tawagan mo ako. Ano ba naman yun? Pag, tawagan mo ako araw-araw, oras-oras. Pag hindi ko nasagot yung phone mo eh. Kaso, mababaw. Wala tayong magagawa doon. Hindi na ako nakikipagtalo. Kung ayaw mo, wag. Sayang yung energy ko sa'yo. Ha? We have 7.8 billion population. Sabi nga ni Franco. Ano? 7.8 billion. Unahan na tayo. Unahan na tayo. Tatlo lang kailangan mo, 10 ha?
Okay? Mamaya, pag-usapan natin paano tayo makakuha niyan, ha? Okay. Pangarap natin eh. Bakit ba magmumulti-level marketing tayo? Why do MLM? Sir Ron, bakit hindi na lang employment? Yan. Yan, bakit hindi na employment? No? Mag-opisina ako. Abay ako, 8 taon ako, parang Franco ha. Sa Shakey's manager ako. Sir Charlie ha. Oy, youngest manager branch to. Ng Ayala Center. Sipag ko pare. Pero alam mo, manager ako, pero jer lang. Walang money. Hanggang sa lumalaki yung anak ko, sabi ko, wala. Puro forma lang ako dito ah. I thank the Lord because of MLM. Kaso lang nahaluan ng mga pyramid na yan eh. Kaya ako naiinis eh. Kaso lang nahaluan ng mga scam ng mga kumpanya na yan. Kaya ako naiinis. Kaya nadungisan yung multi-level marketing. Pero wag mo sasabihin sa akin pangit ang multi-level dahil dyan ako yumaman. Lahat kami magpamilya andito na ngayon because of MLM. Kaso lang ikaw, eh, nagpaloko ka eh. Ayan. Sorry. Pero wag mo sasama. Maganda MLM. Tama? Why? Sir, matutupad pangarap mo dito eh. Sa employment, tingnan natin mamaya kung matutupad dyan. Ha? Tingnan natin. Why do traditional business? Ah, edi magkano ka? Okay, congratulations pare. Mag-gasoline station ka. 25 million pare. 25 million sir, ma'am. Hair salon? Oh, capital 5 million. 5 million. Meron ka 5 million? 385 nga na, ipagtalo ka pa sa amin eh. P85 nga, ayun po pang bitawan eh. Ako po, hindi ko maintindihan bakit eh. Hindi ko maintindihan bakit. Ang dami lang kumikita ng pera, ayun mo pang... Oh, my Diyos ko po. Hindi ko maintindihan. Tapos sisihin mo yung gobyerno. Kakasisi mo. Yan kasi, yan kasi. Yung kapitbahay ko si. Yung tatay ko kasi. Yan kasi si Duterte. Hindi mo alam, tatlo nakaturo sa'yo. Tatlo. Ikaw pala ang problema, hindi sila. Ikaw ang problema. At tuturo mo siya kasi hindi, ikaw hindi sila, tama, ikaw ang problema, mali ang ginagawa mo, mali. Yung kaibigan ko nire-recruit ko, magtatayo daw siya ng hair salon, no, nung wala pang COVID, no, ang puhunan niya nasa 5 million, ngayon siya nag-COVID, 4 buwan ng sarado. Yung mga nag, yung barber, ay, nagpa-haircut ako ngayon, bago. After 4 months, oh. Eh, kung may ari ka ng barbershop, ang mahal ng bayad mo, patay na. Tama? Ang problema pa, kung makapag-barbershop ka, kung may capital ka na 5 million, ano pa? Taxi? Business? Medyo maganda yan. Pero hindi mo kailangan isang taxi. Kailangan marami yan. Mga nasa 10 million. Ah, sige. Huwag ka mag-MLM. Huwag ka mag-MLM. Nahiya ka, di ba? Oh, asan 10 million mo? Tell me. Ayaw mo mag-recruit ng 3 eh. O anong gagawin mo sa buhay? O asan 5 million mo? Kaya po ako nag-multi-level marketing eh. Kasi bakit? Wala po akong 10 million na kapital. At kung meron man akong 10 million, hindi ko po yung magte-take ng risk para po magnegosyo. Hindi ko po bibitawan yun. Kaya po nag-multi-level marketing ako. Kasi ho, 385 pesos na lang po eh. 1,100 pesos na lang po. Tayong pinakamababa po. Kaya bibirahin ko na to eh. Palakpakan po natin, negosyo natin. Sir, kahit saan ka pumuntang kumpanya, kahit ano ang ininegosyo mo, makinig ka sa akin, kahit anong klase ang ininegosyo mo, the same effort ang gagawin mo.
There is no such thing as shortcut to success. Walang elevator po. Walang escalator sa success. Magsisimula ka from step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. Walang shortcut. Palakpahan po natin ng Diyos. Sabi, no? Yung iba nagmamadali eh. Ay, ayun, dali madapa eh. Okay? Eh, paano na yung pangarap natin? Tingnan nga natin. Tingnan natin ha. Magkano bang ang bahay ngayon? Bahay dito nasa ano, $450,000. Ano, nasa 22 million. E paano natin yung kikitain? Employment, tingnan natin. Employment. Magkano ba ang kita ngayon ng isang empleyado? 20,000 naman ba sa Pilipinas, Franco? Average. Average, no? 20,000. Congratulations! Congratulations! Kung nag-20,000 ka, ha? Kung nag-20,000 ka, para makaipon ka ng 22 o 2 million, ha? Huwag mong gagastusin yan kada buwan. Itago mo yan, isave mo yan. After 12 months, 240,000 yan. Huwag mong gagastusin yan, Franco, ha? Huwag. Kasi iniipon mo yung para pang million mo, eh. Pagdating ng 5 years yan, 1.2 million. Yun nga lang, hindi ko alam kung buhay ka pa. Huwag mong alokohin yung sarili mo. Ngayon sasabihin mo, kasi ang hirap ng buhay. Eh, ba't sa akin hindi mahirap ang buhay? Oh, don't get me wrong, ha? Ba't sa akin hindi mahirap ang buhay? Kasi tama yung ginagawa ko. Kasi tama yung ways na ginagawa ko. Kasi tama yung pag-iisip ko, eh. Tama yung pag-iintindi ko why I'm doing this kind of business. Malalim. Kaya po yung pag may kausap ako, ayaw, next. Ayaw, next. Ayaw, next. Hindi mo mabibigay ang pangarap ko pag nakinig ako sa'yo. Sasabihin ng iba, pangit yan. Pangit? O sige, anong gagawin ko? Pangit ang friendship? O sige. 385 pesos lang ang pera ko, eh. O sige, anong gagawin ko para kumita ako? Naka-lockdown ako, eh. Tama? Wala. Magaling lang mang magnega. Oh, pakinggan yung mga yan. Wala, ibibigay sa yung mga magagandang ano yung mga yan. Okay? Ayan, si Franco, after 5 years, hindi gumastos. May 1.2 million. Congratulations, 5 years ka hindi kakain at huwag kang gagastos. Malabo. Malabo yung talaga employment. O sige, negosyo, and number 2, traditional business. O sige, o mag-restaurant ka, 1.2 million yan. 1 to 2 million yan, depende pa sa gusto mo. Kung Jollibee pa gusto mo, nasa 8 million, 15 million yan. Gasoline station, up to 15 million capital. Sino rito may 15 million? Pare, yung aking kamag-anak, siya may-ari ng, siya nagmamanage ng Red Ribbon. Okay? Si Mark Chua. Chowking. Red Ribbon. Tapos yung pinsang ko, si Vim Piak, si Ferdinand Chua, pamangkin po yun ni Ramon Ang. Kung gusto mo mag-choking, sabihin mo sa akin, re-refer kita sa pinsang ko. Kung may 18 million ka. Labo. Hindi, kahit may 18 million ako, Sir Charlie, hindi ko bibigay yun. Di ba? Hindi ko wala mong pag-gasolina. Inumin ko yung gasolina. Yun ang kakainin namin. Alam mo ba na mas mahirap yung rejection, mas mahirap yung mga negative po na nararamdaman po ng mga nagdinegosyo? Umuupa ka ngayon, oh. Walang nagdinegosyo, nakaklose, oh. Kasi COVID. Ikaw na injang ka lang, ayaw mo na. Abo mo naman, oh. Dami-dami dyan. Puntahan mo yung kapitbahay mo, magmas ka.
Puntahan mo yung mga kamag-anak mo, yung mga classmates mo dati, pare. Ganda nito negosyo nito. Pare, ito mga kumikita na, oh. Tol, ang dami. Huwag ka lang puro GC, pare. Ano? Huwag ka lang puro GC. Kasi hindi niya maintindihan, eh. Puntahan mo. Ayan, kung gusto mo ng walang kapital, oh, yan, 5,000. Ayan. I have nothing against that, ha. Hindi ko pinagtatawanan yan. Pero kung gusto mo ng negosyo na hindi million, o yan, ito bagay sa'yo. O yan, 5,000. Yung nga lang, wala pang laman yan. Bisikleta pa lang at sidecar. Wala pang laman, 5,000 pa lang yan eh. Di ba? Para makaipon ka ng 2 million, kailangan mo ng 500 a day na kita. Hirap yan. Mga Sir Charlie, nasa from 7 a.m. to 8 p.m. malamang nasa kalye ka niya, nagbibenta ka ng fishbone. Tama? Para kumita ka ng ang dami ka kompetensya eh. Magbabanggaan pa nga kayo sa dami niyo eh. Diba? So 500 a day ang kita, kwentahin natin. Alam niyo ako, mahilig ako sa kwenta eh. Alam mo, hindi ako handa oh. Dalawa calculator ko. Kasi bakit? On details kasi ako. Tama? Kailangan kasi alam mo kung ano yung kikitain mo. 500 a day times 30 days para kumita ka ng 2 million dapat magtinda ka ng 11 years. Ha? Hindi mo gagastasin yung 500 a day ha? Sir Charlie ha? After 11 years may 2 million ka. Malamang yung binti mo ganyan kalaki. Kakapadyak. Kakilipante. Kasi wala na, hindi mo na may enjoy yung bahay mo. Kasi pag naglalakad ka, wala na. May pasmado ka na. Diba? Sir, dinijoke ko lang to, pero totoo to, sir. Kaya nga po, mahal ko ang multilevel eh. Kaya nga po, nandito pa rin po ako ngayon eh. Kaya nga yung asawa ko, sabi sa akin, Han, anong balak mo? Kumari, walang friendship. I would rather do MLM pa rin. Kasi bakit? Malabo po sa employment. Malabo sa negosyo. Mas risky yun eh. Okay? Ano pa? Traditional business? Kwenk, kwenk, kwenk. O sige. Paano yung pangarap natin? Wala na. Babayin na tayo. O tingnan natin saan pa. Oo, work abroad. Work abroad tayo. Sige, work abroad. O asan ang 350,000 mong placement fee? 350,000. You're not so sure kung ano pa yung kakahinatnan mo pagdating mo doon sa ibang bansa. Tama? Hirap nun, sir. Hirap nun, ma'am. Ako hindi mo ako mapapaganyan. Okay? Pero bilib ako sa mga OFW, ha? Okay? Ang tatapang po ng loob. Ang kalaban mo dyan, homesick. Ang kalaban mo dyan, bad employer. Baka raping ka yan. Okay? Big risk. But big risk? 350,000 eh. Hindi ba big risk sa'yo yan? Pag hindi ka nakabayad niya, kukulong ka niyan. Grabe, no? Kaya pala, marami nag-multilevel marketing kasi malinaw eh. Kung gusto mong matupad ang pangarap mo, mag-multilevel marketing ka. Bakit? Tingnan mo to, ha? Tingnan mo to. Wala. Malabo sa employment, malabo sa traditional business, malabo sa work abroad. Kwenk, kwenk, kwenk. Good news! Para humatupad ang pangarap mo, mag-multilevel marketing ka. And why? Friendship. Yan na. Okay. Yan na. Bakit? Sir Ron, ang dami-dami namang mga M&M sa ibang company ha. Ang dami ho. Oh. Yung biro mo yun, ng scam dati, may bago na naman ngayon ho. Oh. Di ba? Ba't hindi ako sa ibang MLM? Why friendship? Why friendship? Bakit ba friendship? Okay? Ito na. Why friendship? Number one, nandito na lahat ang kailangan mo para mag-succeed ka in this kind of business. Andito na lahat eh. Sir, ginawa ko na lahat, nandito na lahat. I'm telling you.
Isa-isahin ko ha. Tingnan mo to ha. Tingnan mo to. Okay? Number one, ba't ka mag-friendship? Potential income mo rito nasa 14 million to 700 million pag nag-booster ka. Okay? Potential income yan, sir. $1, $10, $50, $100, $1,000, $2,000, $10,000. Ang laki ng income potential. Why? Why friendship? Tayo ang pinakamura, pinakamurang membership fee sa buong mundo. Kaya ho, ang sarap-rapratin to eh. Ang sarap po bakbakin. Paano natin negosyo natin? Pinakamura tayo, 385. Pag hindi ka nag-friendship, mas mahal po yung iba eh. Pag hindi kumita yan, papatayin ka ng mga yan. Saan nakakita, laki ng income mo, nakatago ka. Hindi ka masaya. Tama? Sir, marami nang napaso. Marami nang nasunog. Hindi ka ba nadadala? Sir, Ito sa negosyo natin, sir, 3-10 lang kailangan mo na agila. Yung makakaintindi, 10 lang pare. Kung ano yung kikitain mo dito, kikitain mo rin doon sa ibang kumpanya. The same effort. The same effort. Hindi pwedeng doon sa ibang kumpanya, 10 lang effort. Dito sa friendship, 5. Hindi. Parehas, pare. Parehas. Kung ano yung dami ng tao mo dapat sa friendship, yun din ang dapat ng dami mong tao sa ibang kumpanya para kumita kang pera. Huwag mo akong lulukohin na pag lumipat ka dyan, kahit isa ka lang, yayaman ka kasi may auto spillover. Sige, isali mo si Franco, ako magbabayad. Titignan ko si Franco, ha, pag payamanin mo yan na 6 months, ha, pag hindi, balik mo sa akin pera, pera kong binayad ni Franco 10 times. Wala eh. Franco, hindi ako nagbibiro. Ati tayo, pare, ako magbabayad sa'yo, ha. Na sumali ka doon sa auto spillover na sinasabi nila. Pag 6 months, hindi kayo umaman. Huntingin natin yung tao na yon. Kasi kahit saan ka pumunta, Brad, the same effort. Kung kailangan mo ng 10 effort sa friendship, kailangan mo rin ng 10 effort doon sa ibang kumpanya. Walang shortcut. Maniwala ka sa akin. Kung ikaw bigla kayo umaman, eh paano, ang dami mo na yung ganyo eh. Kaagad eh. Pero after next month, 3 months, 4 months, wala na. Wala na. So, hindi long term. Hanap ka uli ng bago. Sasali mo uli kami. Eh, mag-isa mo. ano kami? Alkansya mo? So, di ba? Hindi pwedeng ganun. Di ba lang ganun eh. Sir, we need to exert our effort. Kaya nga dito sa friendship po. Nandito po sa friendship, sinasabi ko dito, hindi kaya yaman dito na wala kang ginagawa. Yan po ang sasabihin nyo sa tao. Para wala tayong nalilinlang. Dito sa friendship, kahit sino kausapin ko, anong pandaraya namin dito? Anong mga hype namin dito? Wala kami sinasabi dito, yayaman ka, na wala kang gagawin. Mag-recruit ka dito. Mag-refer ka ng kaibigan mo dito. Palapano natin ang negosyo na to. Okay? Diyos ko, 3 na nga lang yung re-recruitin mo, 10. Hindi pa magawa. Hina mo naman. Kung asawa kita, hihiwalayan talaga kita. Totoo yun. Biro mo, mag-aasawa ka, tamad. Huwag ka mag-aasawa ka, tamad. Ano pa? Okay. More payments option. Pinadami na po natin yan. Ano pa bang kailangan mo? May code payments na. Codes lang. Codes lang, pwede ka nang mag-sign up. Bibili ka lang ng codes. Ano ba yun? Ang bilis na, oh. Ngayon, pag-aralan mo nila kung paano yung tamang, ano, yung tamang pag-sign up. Ikaw naman, papasign up ka, kala mo yung ka-prinsipe, ayaw mo siyang i-guide, eh. Tapos pag na-misplacement, ako sisisihin mo. Pero matamad mo, hindi ka magturo. Di ba? Tatatlo na nga yan, sasampu na nga lang yan. Pare, guide. Guide them. Ngayon, pagka sumablay, email mo lang sa amin. Saan ka nakakita ang kumpanya, nagkamali ka, to babalik ko pa yung codes mo. Palapan natin, negosyo natin, ha?
Nakita ko pa niyang ganyan, nagkamali ka, sa ibang kumpanya, pagbabayarin ka uli. Nagkamali ka eh. Pero ngayon, hindi ka na magkakamali kasi kailangan mo na ilagay yung username. Tama? Sir, coding na tayo. Ang bilis. Sabihin mo sa mga, sir, ang bilis magpa-sign up dito. Grabe. Pero mo may code lang. Ilalagay mo lang yan. Hindi ka na kailangan pa mag-fill up ng mga credit card. Sir, ang bilis. Bili ka lang ng code. Saan? Ito. Bili ka lang ng code sa mga retailers. No? Pwede ka rin mag, kung may Visa MasterCard ka, well, mag-sign up ka dyan. Pero, sandali lang po ah, kasi baka mamaya decline yan. Yung iba, hindi ko maintindihan yung nagre-reklamo doon sa, sa isang grupo. Gumamit daw siya ng credit card. Na double daw siya, na triple. O, edi refund natin, na triple pala eh. Eh, pindot ka ng pindot eh. Ano nga, alam mo, sabihin ng sistema ko, well, wag ka na magpindot kasi naka-charge yung credit card mo. O, di refund natin. Relax. Palapalan natin yung negosyo ito. Grabe, no? Eh, bakit yung ano? Eh, bakit yung mga tao ko nag-credit card? Hindi naman pumasok yan yung mga issue. Yan, hindi naman pumasok. Bigay mo sa akin ang credit card. I-check ko kung naging successful po yung payment na na-receive natin. At pagka ko na-receive, i-manual po verification ko po yan. Hindi ko po alam kung anong ginawa mo. Galing, ano? Pero pag successful yung credit card mo at yung pagkakasign mo, parang ano yan, parang kang umuulan ng dollar. $1. Para paano natin negosyo natin? Grabe, no? Diyos ko. Ano pa bang gusto mo? Gumawa ka kaya ng kumpanya mo? Bakit? Ba't nagkikwit? Mababaw ang why. Kasi pinilit lang nung kapitbahay eh. Kaya mareklamo. Hindi umattend ng training. Hindi matin ng training. Kaya ngayon, every time na may training ako, ha? Paatinin nyo po, ha? Paatinin nyo dito. No? Tatapyasin natin yung sungay. Pati buntot. Para maging magaling na leader. Palapakan po natin ang negosyo natin. Hindi po tayo pwede yung puro tayo complaints. Kung ikaw may complaints ka dito, sabi ko nga sa Facebook ko, makipag-communicate ka lang sa akin. Kung hindi ko na sasagot yung email mo, tumawag ka lang, tumawag. Ang daming ways eh. Kaso bakit? Naninira sa GC? Negative eh. Next! Hindi ko pag-aaksayan yung panahon ng ganun. Hindi ka naman lolokohin dito sa friendship, pare. Mare. Diba? Iriripan ko yung pera mo. Eh, bigyan mo ako ng credit card mo. Alam, puro ka email. Refund my money, refund mo. I need your credit card po. I need your email. Bigyan mo sa information mo. Babalik po ng banko yun doon sa credit card mo. Aso hindi, negative eh. Make sense? Kaya ang daming nawawala. No? Huwag kayo may pagtala ron. Okay? Ang ganda na po ng friendship. Nandito na po lahat, kapatid. No? May Bitcoin payments pa. Ano ba yan? May Bitcoin payments pa. Ano ba bang gusto mo? Ang baba na ng joining fee. Oh. Sarap banata nito. Oh. Biro mo, oh. Punta ka pa rin. 385. No, kailangan mo ng tatlo, sir. Ina-excited ka. Puti, mamaya kakusahin mo. Kaya sali ka pare. Yayaman ka daw. Ikaw, hindi ka convinced eh. Ngayon, sasabihin mo, pangit ang friendship. Ikaw, pangit. Okay? May Bitcoin payments sa tayo. May PayPal payments. May GCash. Ano ba naman? Yung kailangan mo para yumaman ka sa MLM, nandito na lahat. Ano ba yun? No?
Yung retailer, oh, kahit anong klase ng bayad mo, pwede niya tanggapin. Cash, GCash, Paymaya, lahat. Ano pa bang gusto mo? Ang sarap kaya ibenta nito sa tao. No? Sir, ano mo maganda dito? Bakit tayo yayaman? Sir, may Bitcoin. Pwede kang mag... Kung wala kang credit ka, sir, cash. Bili ka ng code. Sir, kung may PayPal ka, buy kang PayPal. Kung may credit ka, buy ka. Sir, ang bilis! Kaya pag ganyan ka magpaliwanag, hindi ka pa natatapos, sasali na yung blood eh. Parang paano natin negosyo na to? Paano? Paano ko naman sasalihan? Anong mode of payment? Ala, mode of payment. Tatanungin ko, upline ko ha. Wala pang respond eh. Sir, hindi pwede pong ganun eh. Kaya nga dapat po, study the business first eh. Study it. No? Okay? Kaya hindi ka makarecruit eh. May nabasa ako sa GC. Sabi niya, parang awa niyo na. Tulungan niyo naman ako. Wala pa akong recruit. Sabi ko, lumang klase itong taon. Awawa naman talaga to. Biro mo, 385 pesos na lang ang bibenta mo. Hindi ba magawa? Kasi hindi mo masisisi. Walang knowledge eh. Walang knowledge. As a leader, you should inform your people to attend seminar like this. Yan. Mag-invest ka dyan. Mag-invest ka dyan. Invite them to attend trainings. Teach them. Teach them. Hindi pwede kang yumaman ng pipi ka. Hindi ka pwede yumaman dito sa multilevel o kahit ang negosyo, nagpapakyut ka lang. You need to exert your effort. Kailangan medyo late ka pa. No, late ka pa matutulog dahil sa dami mong tinuturuan. Diyos ko po. Yung iba hindi kasi alam eh. Kaya nagpipain. Akala ano? Akala easy money. Easy money ka dyan. Wala easy money dito uy. Okay? May GCash payment na. May InstaPay pa. May CoinPH pa. May Palawan Express pa. Palakpakan nga natin itong negosyo. Ito, andito na lahat. Diyos ko, Diyos may yung garapon. Ay, Diyos ko, ako magbibigay. Ako po, sabi ko sa inyo. Lahat ng kakausapin ko, sigurado sasali sa akin eh. Diyos ko po, pag hindi sumali yung kausap ko, dalawa. Dalawa reason. Pag hindi sumali. Number one, hindi naintindihan. Ha? Hindi naintindihan eh. Number two, tanga. Biro lang po. Biro lang. Pero totoo yun. Okay, Diyos mo yun. 385 pesos, di mo sasalihan. Utang na loob naman. Okay? Wala. Diyos ko po. Okay? Ano pa? More ways to pay your commission. No? More ways to pay your commission. Pwede kang bayaran ho. Direct deposit sa banko mo. I am 100% sure. Lahat na nag-request at nakita namin, lahat bayad ang komisyon sa friendship. Grabe, no? Saan ka nakakita? Diyos ka po, saan ka nakakita? Isang beses ka lang magbabayad. Isang beses lang. Patuloy mo lang yung recruitment mo. Kumikita ka every person ng mga sumasali. Saan ka makakita ng ganyan negosyo? Wala ka nang babayaran every month. Kahit saan ka pumunta, parehas lang ang kikitain mo sa friendship at doon sa ibang kumpanya, maniwala ka sa akin. Baka mas malaki pa rito at mas mabilis pa sa friendship. Palapano natin, negosyo natin. Eh, maniwala ka sa akin. Same effort yan. Okay? Ano pa? Sige, padala ko yung commission mo sa GCash mo. Ayan. Pero sir naman, pagka naman hindi ko mapadala sa GCash mo, wala akong magagawa. Okay? After 2 days, pag hindi mo pa nare-receive yung GCash mo, tumawag ka naman sa amin. Okay, email mo naman. Mamaya, tuturuan ko kayo paano. Sir, be responsible. Ay, yung iba eh,
Ha? Yung iba, may isa rito. Ay, hindi ko sinasagot eh. Bakit tigas ang ulo? Ang tigas ang ulo. Okay. Ako mabait ako eh. Pero pag matigas ang ulo mo, hindi talaga kita kakausapin. Alam bakit? Alam bakit? Sabi ko mag-email. Tawag ng tawag. Tawag ng tawag. Tawag ng tawag. Sabi, ginawa talaga ako sekretary nito. Tapos, yung pala hindi nag-i-email, na-delay yung commission niya ng 2 days. Nag-GC. Nag-GC. Babae ito eh. Nag-GC. Magki-quit na ako. Kasi hindi balihara ng commission ko na $33. Sabi ko, pwedeng taon. Hindi ko pinatulan eh. Tinext ko pa. Tinext ko pa. Dito muna nga lang i-text yung username mo para mabayaran na kita. Palakpano natin, negosyo natin. Grabe, no? 100,000 nga binabayaran ko eh. 1,000 mo pa. Man. Yung mga ganyan, wala na kasing interest sa friendship. Kasi may bago ng kumpanya. Akala nila, lalaki ang commission nila doon. Hindi! Dahil pagka ganyan ang attitude mo, kahit saan ka pumunta, maniwala ka sa akin, hindi ka asenso. Grabe, oh. Babayaran ang commission mo, saan? Coin PH din. Last na, oh. Hinihika ako sa inyo, eh. Biro mo lahat na. Lahat na ng mabilis na transaksyon andito na. Ano pa ba? Ang sarap ibenta nito. Ang maganda pa rito, hindi ka lulukuhin eh. Doon sa iba, papalasapin ka lang eh. O yan o, ito, bilis o, yan o, ito, commission mo. Pero after 2 months, 3 months, wala na. Bye-bye. Kaya ang sarap gawin ang friendship. Why? Why friendship? Because masarap gawin to. Masarap ibigay yung buhay eh. Dahil kasama mo sa negosyo, yung may-ari. Palapan po natin ang negosyo natin. Dahil kung ayaw mo masira ang pangalan mo, mas lalong ayokong masira pangalan ko sa 385 mo. Pero kung hindi ka makikinig sa akin at hindi ka susunod sa patakaran natin, ine-next kita. Dapat ganun ang attitude. No? Yung iba, iba eh. Iba eh. May mga leaders, no? Yung naman sa parang prank ko, ha? Yung kwento ko. Nag-quit! Nag-quit! Apat yung ano. Apat yung recruit. Ha, Charlie, ha? Apat, ha? Si Romeo, ha? Apat. Nag-quit yung isa! Tatlo na lang sila. Tatlo. Okay. Wala problema yan. Next kita. Nag-quit ulit yung isa. Dalawa na lang sila. Okay lang lang. Wala ang pahilam sa'yo. Tumunod din nag-quit. Dalawa. Kasama na siya. Ay, nakapo. Diyos ko, mga taon to. Tapos sisisihin nyo si Duterte. Wala kayong makain. Hindi po eh. Tayo ang problema. Ikaw ang problema. Okay? Ano pa ba? Ito pa oh. Kung nasa ibang bansa ka pa, Western Union. Ano ba? Maligram. Ano pa bang gusto mong way para bayaran kita? Tell me. Tell me. I'll send your money. Para paano natin negosyo natin? Ang sarap po. Diyos ko, tatlo. 10 lang kailangan mo. At buong mundo tayo eh. Buong mundo tayo. Ang sarap ibenta nito sa mga OFW. Ang sarap ibenta nito sa mga... So, galingan mo lang yung explanation. Kasi po, kahit saan ka pumunta, wala sa ibang kumpanya, wala sa, lahat magaganda yung kumpanya. Sige, lahat magaganda kumpanya. Friendship, yung ibang kumpanya, okay, magaganda. Pero the same ang effort, the same ka magsasalita, the same ka magkukonvince. Sa friendship ka na lang. Paano natin negosyo natin? Grabe, no? My goodness, gracious. Okay? No quota! No quota. Yung iba, papatayin ka sa quota.
yung sinalihan ko dati, Diyos ko, yung buong drawer ko yata, puro produkto, shampoo, juices. Hindi pa nauubos, may auto-shipment na naman. Diyos ko po, panlaking kalokohan. Tapos sasabihin mo doon sa mga tao mo, laki ng cheque ko. Laki ng cheque ko, pare. Oh. Pero deep inside your mind, at the back of your mind, 20 mil yung binili mong produkto, nasa cabinet mo. Tapos lolokohin mo yung tao. Madidiscover niya ngayon, may kota pala. Patay ka. Putorliig ka. Dito sa friendship, wala na, Brad. Wala nang kota-kota, Brad. Maghihintay ka nilang ng mga may sasali. Kung walang sumasali, mag-recruit ka uli. Palapakan nun natin, negosyo natin. Grabe, no? Kung wala nang pahirap. Ano ba yun? Wala nang pahirap. Ano pa bang gusto mo, Brad? One-time payment. Diyos ko. Magbabay ka lang ng 1-1. Yung 1-1 mo, may libre ka pang 385 na account. Ano ba yan? Hindi ka na magbabayad. Palapano natin ang negosyo na to. So, ngayon, may dalawa ka. Sabi ng iba. Dapat kasi upgradable yan. Hindi mo naiintindihan ang pinagsasabi mo eh. Tatlong, halos isang buwan na tayong nag-meeting kung anong gusto nyo. Tapos ngayon, nabalitaan mo ngayon ng booster, magagalit ka. Bakit daw may booster? Maloloka ako sa inyo. No? Maloloka ako sa inyo. Ba't daw may booster? Ba't may booster? Tingnan mo nga yung mga kumikita, ang lalaking pera ngayon. Dapat daw upgradable. Eh, ba't hindi mo sinabi yun ng unang meeting natin? Labo, ang labo. Kung ayaw nyo, next. Next. Tama. One time na lang. Doon sa, pare, tingnan mo, siya pag sumali ka ng 1-1, ha? Diba? Meron kang booster account. Meron ka pang libreng 385 account. Siya, tingnan mo to, ha? Pag may mga sumasali siya, 385 lang pera, sali mo dito. Sa 385, $1. Pagka naman gusto niya up to 15 level, sali mo, bigay mo yung landing page mo dito sa booster, $1. Hanggang 15 level yan, ganun dapat eh. Pero pagka ang paliwanag mo, upline ka, eh ba't pa may booster? Hindi ko nga alam eh. Patay, Sunny Boy. Houston, we have a problem. Ngayon, ako yung sisisihin ng recruit mo. Diyos ko po. Kasi hindi ka marunong magpaliwanag. Nakakalungkot. No? Kaya ngayon, ha? Dahil di sa training nila, matututo tayo. Ano pa? You get your money's worth, kapatid. Tignan mo, ha? Pag nag-buy ka ng 1,100, sir, worth it ang pera mo. Number one, meron ka marireceive na back office portal. Alam mo ba yung back office portal na yan? Sa ibang kumpanya, $25 a month yan dito sa Amerika, sa mga multi-level marketing dito. Sir, yung back office na binigay ko sa'yo, monthly yan ang bayad nila. Worth $25. Diyan pala sa back office, sulit na ang 1,100 mo. Palakpan natin ang negosyo natin. Grabe, no? Pira mo, mga monitor mo yung mga sumasali sa'yo, Charlie. Ha? Pare? Yung mga sumasali sa first level mo, second level, third level, fourth level, fifth level, seventh level, eighth level, tenth level, eleventh level, twelfth level, thirteenth level, fourteenth level, fifteenth level. Pare! Software yan! Pinabayaran ko yung blood. Hindi yan libre. Ayaw mo sasabihin sa akin, walang value yung 1,100 mo. Bigyan mo ako! Pag binigyan mo ako niya, magbabayad ka ng server kada buwan. Eh di may bayad. Labo mo. So. Mawalang alam kasi. No? Hindi, walang alam, sir. Yung mga ganyan, mga walang knowledge. Ang alam lang nila, mag-vlog. Yan. Alam lang nila mag-vlog. Manira. Yan, manira. Sabi nga ni Sir Romeo, may nanonood mo pa, sisiraan ka pa. Hindi ko maintindihan talaga ng mga ibang ano vlogger eh. Kung sasabihin mo sa akin walang halaga to, sige, bigyan mo ako nito ha. Ito sasabihin ko, watch. Wait. Ito ha, back office portal,
landing page. Worth 500 a month yan eh. Ginawa ko na libre. Grabe, no? Kaya pagka, ano pa, pagbayad mo, sir, ma'am, may friendship social media platform ka pa. Para po yung Facebook. Pagka dumami tayo dyan, mag-post ka ho ng mga products mo dyan, magbenta ka, wala na hong insertion fee. Wala ka lang kakaltasan na bayad. Na bayad. Libre na yan. Palakpakan natin ang negosyo natin. Oh, ano ka ngayon? Bigyan mo nga ako niyan. Sabihin mo, scam kami? Scam ko kaya mukha mo. Biro lang po ha. Kaya na totoo yun. Scam, scam. Hindi mo alam ang pagsasabi mo eh. Okay? Ano pa? May Friendship Messenger mobile app ka pa? No? Pwede yan sa Android, pwede yan sa iOS. At atin pong ini-improve yan lahat. No? Ini-improve yan ang IT developer natin. Later on, wala nang mag-ibang social media. Tayo na, magtatawagin na lang tayo dito. Sarap. No? Okay? Ito pa. Ito, yung Friendship Dating App. Patapos na ho ito. Okay? In 15 days to 20 days. No? Ayan, ha? Asan ba si ano dito? Si... Sino ba yung ano? Han? Yung sabi? Ah, si Romeo. Naghahanap. Inihintay nito yung dating app eh. Kaya si Romeo, ha? Okay? Yan. Ano pa? May lock lahat yan, ha? Friendship TV. Ganda ng Friendship TV natin. Pwede ka lang mag-download ng mga videos mo. Kung may YouTube channel ka, mag-download ka dyan, panibagong customer base kami yun na mag-view. Eh di, ang laki ng kita mo sa YouTube. Alam, paano natin negosyo natin? Grabe. Oh my goodness. Ito yung negosyo na pag hindi ka nag-recruit, may kita ka. Tama ba mali? No? Pero huwag ka lang magpipindot na magpipindot ng reward points. Pero mo nag-reward points, parang Franco. Isang post. Kamusta? Second post. How are you? Third post. Asan ka? Five post. Alam mo? Six post. My goodness. Tapos sasabihin mo, hindi ko isasara to. Nagtataka ka, ba't ko sinara? Sandali muna. Eh, alam naman bayaran kita sa katamaran mong yan. Hindi po. Mag-i-enjoy tayo. Pero hindi ka yayaman dyan sa reward points. Pwede ba? Okay? May nabasa akong GC. Eh, bakit sinarado yung reward points? Bakit? Masama intention mo? Uutusan mo yung anak mo? Magpipindot at magpipindot at magpipindot at magpipindot? Abay, ano, papaluguhin mo? Hindi ka, ginawa mo na negosyo yan eh. Part-time lang, extra income lang. Yan, Brad. Alam, paano natin negosyo natin ito? Diyos ko naman itong mga tao ito. Binigay mo na yung isang kamay mo. Gusto yata buong katawan. Tapos galit. Sabi ko, hindi ko nga hininto. Ginagawa lang. Sino mga tao to? At sama na ugali. Okay. Tira mo. 385 na nga lang binayad mo. Kumita ka na nga ng $10 eh. Okay? Sa Facebook nga, hindi ka kumikita. Kahit 5. Hindi ka nagre-reklamo. Ngayon dito, in-stop ko lang yung rewind point. Sa inaayos ko. Andahin mo chat-chat dyan. Eh, di ba? Okay? Friendship TV. Meron pang ano pa? Friendship Cinema. Ina-update po yan ngayon. Lalagyan natin ng lock yan. Hindi ka makakapanood pag hindi ka membro ng Friendship. Harap! Galing, ano? Okay? Galing, ano? Grabe, ano? O, sige. O, yung vlogger. O, ano? Scam? Walang halaga? Bigyan mo ako niyan. O, ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Ang scam, makinig ka sa akin para matuto ka. Ang scam, lokohan. Ang scam, panagbayad ka, walang kapalit na services or produkto. Services or produkto. Sabi sa Federal Trade Commission, your company should have products and services or services. Katulad po ng mga gym. Anong binabayaran mo dyan? Hindi naman produkto eh. Hindi naman pagka nag-enroll ka sa gym, bit-bit mo yung treadmill eh. Hindi po. Tumakbo ka sa treadmill nila. Ha, tumakbo ka sa treadmill. O yan.
Buhatin mo yung mga dumbbell. Buhatin mo yung mga dumbbell. That's services. You get the point? Galing, ano? So guys, and look, ha? Pagka po dito, reward points. May reward points po tayo na magkakaroon po tayo reward points. Okay? Yung reward points natin, no? Yung reward points natin, inaayos para po hindi po makapanloko yung po mga ibang tao. Okay? Now, ano pa? Ito. Refer a friend program. Can you imagine you will get paid $1 on every referred person? Plus, you will earn $1 overriding commission up to 15th level deep. Okay? Ano mo, ha? Grabe, no? May refer a friend program at may overriding ka pa na up to 15th level. Palakpakan natin yung negosyo natin. Grabe. My goodness. Magkano binayad mo? 385,100. Tapos hindi ka kumita kasi hindi ka nagre-recruit. Nilipat ka na naman sa ibang kumpanya. Nalokohin mo yung kaibigan mo, sayo mo, yayaman kayo doon, eh pares kayong tamad, nasayang na naman ang pera nyo. Hindi po ganun ang sistema eh. Okay? Sasabihin, ulitin ko po, kahit saan ka kumpanya, friendship o ibang kumpanya, pares po ang effort, pares ang kita, maniwala ka sa akin. Kaya huwag ka na lumipat-lipat. Okay? Ayan po. Yan po po. Worth po yung pera natin. Yan yung marireceive mo. At marami ka pa na makukuha. Okay? What else? Ayan po yung Friendship TV natin. Si Ronald Puentes, ayan, oh, nag-upload na ho ng videos niya. May YouTube channel yan. Pagka yan, eh, pinanood natin, another views, additional views sa kanyang YouTube channel. So yung YouTube, babayaran na naman siya. Sarap, ano? Diba? Sa kanakita ng kanya, tinutulungan kita na kumita. Huwag mo na akong dadayain. Anong hiya ka? Okay? Gusto mo yata, yung mama sa kakapindot ng points, puro ka siya ng icon, ng kung ano-ano, eh, hindi po ganun ang layunin yan. Kumita ka sa reward points ng $20 a year, $50 a year, that's enough. Sa Facebook nga, wala kang kita eh. Okay, pero kung gusto mong kumita ng malaki, hindi doon sa reward points. Doon ka sa Refer a Friend program. Okay? Sabi-sabihin nyo yan, ha? Ganun ang paliwanag. Okay? Why friendship? Okay? No quota, one-time payment. Okay? Ah, siyempre. Ayan. Andali. Siyempre. Palakpan nyo na. Speaker naman ako ngayon, eh. Handsome yung owner. Ayan. Naman, pagbigyan nyo na ako. Usual lang magyayabang, eh. Hindi naman talaga, oh. Okay? Ako nga pinapagod nyo rito, eh. Okay? Ayan. Ngayon, easy comp plan. Ngayon, dahil alam mo na yung why, para tingnan mo, can you imagine, makakuha ka na ng tatlo, wag na ho isang araw eh. Wag na ho isang linggo. Isang buwan na lang, may $3 ka. Pag yung tatlo, kumuha ng tatlo, meron ka $9. Pag yung 9 dito, nakakuha ng tatlo on your third month na, wag na 3 weeks, may $27 ka. Pag yung 27, nakakuha ng tatlo, talagang ang tatamad dito mga tao mo. Biro mo, makakuha ng tatlo. Isang buwan lang inabot. So, fourth month, may $81 ka. Not bad. Yung 81 mo, nakakuha ng tatlo, hindi na one week. Hindi na one month na lang. May $243 ka. Yung tatlo, nakakuha ng tatlo dito sa fifth level mo, on your sixth month, may $729 ka. Yung tatlo, dito sa sixth level mo, nakakuha ng tatlo, meron kang $2,185. Pag yung tatlo, dito sa 7 level, makakuha ng tatlo. On your 8 month, meron kang 6,561. Pag yung tatlo mo sa 8 level mo, itong mga nasa first level mo, nagtutulog to, ha? Kasi ginaya ka eh, tamad ka eh. No? Kaya naging tamad sila. No? Yun na lang sa 8 level mo kung tatlo, meron kang 19,000. 10th level, may 59,000 ka. Magkano ang 59,000 sa 50 pesos? 2.9 million. Palakpahan mo natin ang negosyo natin. Tigta-tatlo. Tigta-tatlong tamad yan, ha?
Ayan. Pag alam mo kung ano yung mangyayari sa'yo, ang sarap gawin ito eh. Huwag kang mag-asam ng biglaan. Kasi pag biglaan yan, bigla rin yung bagsak. Tama? Turuan mo yung mga tao mo. 3, 5, turuan mo yan. Okay? Now, madali na ngayong gawin. Bakit nagsasucceed ngayon? Patapos na ho tayo. Ba't nagsasucceed? Dahil alam nila yung why nila. Okay? Kaya ngayon, ha, alam nyo na kung anong why nyo. Ha? Hindi dahil sa crush nyo yung speaker. Ha? Yan. Okay? Hindi dahil sa ano, ha, pinipilit ka lang ni, ano, ha, ni Sarah. Hindi. Dahil gusto mong yumaman. Now, pagkaraw alam mo na yung why, patapos na tayo, madali na raw gawin yung how. Ayan na. Madali lang pala yung how, parang Franco. Kasi alam mo na yung why eh. Pag alam mo na yung why, madali nang gawin eh. Di ba? Now, ito na, patapos na tayo. So, paano na yung how? Ito na. Ito na. Number one, you must have a good learning attitude. Good learning attitude. Okay? Dapat daw, marunong kang makinig. Marunong kang makinig sa ano? Ako nyo? Yun po yung dapat doon. Ang maganda pa rito, look, ha? Maganda pa rito, look. You must have a how to invite your friends, no? How to invite. Okay? So how to invite, you must apply the keys. And sabi nga raw po, yung keys daw. Naku mo? Yung keys. Ano yung keys? Yung keys, keep your invitation short and secret. Naku nyo? Keep your invitation short and secret. Pero iba na ngayon. Dapat daw may i-kisses daw. Dapat daw excited. Doon kayo mag... Ang maganda rito, aside from that, kisses, ano? So, letter B, you need to send your video clips to watch. No? Send your video to watch. And then, para makapanood sila, sir, makapanood. Okay? And number 3, invite them to attend kamustahan every day. Every Friday. Kaya paano natin negosyo natin? Grabe, no? Okay? Ganun lang kasimple. What else? Look. Okay? Sabi nga, alam niyo yung kwento ng palaka, di ba? Yung palaka, gustong makalabas nung kanyang yung cave niya o yung ano dito yung ano ba tawag doon sa Franco yung balon ang sabi ngayon ng palaka gusto kong makarating diyan sa liwanag na yan talon siya ng talon so kada talon niya sabi ng mga kasama niyang palaka sir, diyan na namatay yung lolo mo. Diyan na namatay yung kapatid mo. Diyan na namatay yung mga kamag-anak mo. Hindi, yung palaka, tuloy pa rin ang tuloy. Hanggang sa lumakas yung legs niya, no? Yung mga palaka, na makasamahan niya, hindi na tumigil. Pero nakatalon siya. Yung pala, pipi. Grabe, pipi. Ah, bingi pala, bingi. Bingi. Kailangan daw po dito, sa negosyo natin, kailangan maging avoid negative people. Avoid negative people. Okay? May mga masabi, scam yan. Pare, huwag mong pansinin. Huwag mong pansinin. Hindi mo masisisi. Kasi na-scam sila dati. Dito, hindi kayo scamin ng 385 mo o 1-1 mo. Tama? Ilang beses ka na nga kumita eh. Tama? Ano pa? Ito pa. No sec. Okay? No sec yan. Itaga, wala kami sec. Dahil nasa Amerika kami. Tama ba? You get the point? Okay? What else? Look. Okay, what else? Mahirap yan. Mahirap, tire-recruit. Siyem naman. Eh kung mahirap to, wala nang madali.
Wala akong pera. Wala akong pera. Okay? Avoid negative people. But nawala reward points. Sandali, inaayos eh. Eh marami ng daya eh. Tapos sandali lang eh. Gusto niyo ba, sarado ko itong friendship dahil nalugi ko sa reward points. At lalo kayo magagalit sa akin. Tama? Ay, iba, sandali lang, inaayos lang natin. No? Pero kung negative, avoid them. No? What else? Dito, ikaw ang pioneer. O sige, mag-isa mo. Okay? Pyramiding yan. Bahala ka sa buhay mo. Hindi kaya yaman dyan. Huwag mong pansinin yan. What else? Hindi ako mababayaran ng komisyon. O talaga, kahit sino, lahat ang nag-request na bayaran. Kung na-delay mo ng one day or two days, nabayaran. Palapan natin, negosyo natin. Grabe, no? Avoid negative people. Avoid negative people. Okay? Now, kulang ang komisyon ko. Hindi mag-tumawag ka, ikaw talaga, oh. Labo mo eh. Next. In-next muna. In-next muna. Huwag ka na may pagtalo, sir. Kasi yan yung mga taong mababaw ang way. Yan yung mga taong sumali kasi nairita lang sa'yo. Yan yung mga taong wala, pinibigyan ka lang. No? Nang bubuli. Huwag mo naitindihin yan. Okay? Now, I want you to understand this. When you email us, kung mag-order ka ng codes, dito sa ordercodesonly@gmail.com. Tama? Number two, order customized landing page, email it to friendshipbooster@gmail.com. Number three, request commissions. Fix any issues, wrong placements. Please email it to codesandcommission@gmail.com. Now, pagka ho mag-i-email ka, pakilinaw po yung subject mo. Kung magre-request ka ng commission, lagay mo booster commission. Eh yung pala eh, hindi ko alam, nasa yung palang subs ang hinihingi mo sa akin. Tapos magagalit ka. Tama? Hindi ko maintindihan talaga eh. No? Diyos ko, nakasampung kong commission pa yan ha. May karapatan pa magalit ha. Diyos ko, alam nyo, maswerte kayo, super bait ko. Swerte kayo. No? Kasi bakit? May-ari kayo tulad ko. Talagang gusto ko lang kayo tulungan na kumita ng pera. Palapanan natin negosyo na to. Grabe, no? Okay? Kaya bakit friendship? Abay, swerte nyo. Ako may-ari. Okay? Ano pa? Ang subject mo, kung commission sa subscription, number two. And then, kung magpa-follow up ka ng commission, ang subject mo, follow up commission. Pero after 48 hours, okay? Yung iba, kaka-email lang, follow up agad. Maawa ka naman, dami-dami nyo. Eh, alam nga, kumuha ko ng isang katutak na sekretary ko. Eh, di naubos lang yung pera ko sa kakabayad ko ng customer service. Kau talaga, oh. Maghintay ka naman, dumadami tayo eh. Di ba? So, be patient. Be patient. Okay? Ano pa? No commission received. Kung wala kang commission, paki-subject mo, no commission received. Okay? I-email mo. Sino yung nagbayad na bago? Ano yung username niya? Doon sa no commission. Number two, code use. Anong ginamit niya na code use? Letter C, direct sponsor username. No? Sino yung direct sponsor niya? Para ma-check natin. Baka mamaya, nahihilo ka lang eh. No? Kasi, mga kapatid, pagka naman magsa-sign up ka, itignan mo muna yung commission mo kung magkano. Eh, ikaw naman eh. Mamaya pag sign up mo niyan, eh mukhang hindi yata ako nabayaran ah. Ngayon pati kami baba istorbohin mo, di ba? I-check namin ngayon yung commission mo, yung pala tama. May responsible naman, di ba? Bago ka mag-sign up, ilista mo muna magkano commission ko, and then wag mo na hintayin isang linggo na hindi ko napapayagan yan ha. Hindi ko napapayagan, on the record to ha. Hindi ko napapayagan 2 days, 3 days. Ibig sabihin, irresponsible ka na niyan. Kung 24 days, pwede pa kitang tulungan yan. Saan nakakita ng ganyan? Okay? Saan hindi ka na magkakamali dahil may username ka na ilalagay. No? Hindi mag-go through yung sign up mo pag walang username ng sponsor. Ay, wala ka ng lusot. Pagka nagkamali yan, kasi nagkamali ka na. Alam mo ha? Natatawa si Charlie. Palapan natin. Negosyo natin.
Grabe, no? Ang sarap yung negosyo dito, Brad. No? Ang dali, lahat andito na. Ano pa? Pinoy pa ang may-ari, nagbabayad ng komisyon. What else do you want? No? Look, ano yun, ha? Ano pa? Basta yung code use, letter C, direct sponsor username, lagay, and wait 2 to 3 days dun sa commissions nyo na no commission. Kasi naman, sir, pag-aaralan muna natin yan ng IT natin. Baka may mali ang system, ipipix natin. O baka ikaw nagkamali. 1 to 2 days. Relax ka lang, huwag ka magpanik. Hindi, yung $1 mo, hindi kita luloko sa $1 mo, utang na loob. Utang na loob. Okay? Okay? Ah, maghintay ka lang. Huwag mong gayahin yung isang babae, ha? Tawag ng tawag, ha? Tawag ng tawag, ha? Okay? Siya po. May dalawa pala akong tinerminate kahapon. Okay, hindi ko na sasabihin kung sino yan. Basta may dalawa akong tinerminate. Okay? Eh, biro mo, ayaw ko pag-usapan yan. Negative yan, eh. Basta, mabait ako. Mabait ako. Lahat ng request mo, ginagawa ko. Alam nyo yan. Alam nyo yan. No? Pero pagka mali, masama na talaga yung attitude mo, I'm sorry. I don't wanna talk to you. Okay? And I will terminate you dito. Kasi makakasira ka sa amin, eh. Tama po? Okay, huwag niyo pong gagayahin yun. Okay. Now, eto na. Be persistent and consistent. No? You just need 3 to 10 eagles, kapatid. 3 to 10 eagles. Last 4 months ago, ako isa lang ako. Now I have 20,000 sign-up members in just 3 months. Para paano natin ang negosyo natin? Imagine mo, sir, andito lang ako sa bahay. Umaba na nga yung buko ko ng 4 months, eh. Ngayon lang nagpagupit, eh. Diba? Imagine we have 20,000. 20,000 sign-up members. Sir, ikaw tatlo lang hahanapin mo. No? Okay? Ikaw tatlo lang hahanapin mo, sir. 10 eagles lang hahanapin mo. Sir, maniwala ka sa akin, maniwala ka sa akin, maniwala ka sa akin, maniwala ka sa Diyos. In 3 to 6 months time, something will change to your life. Maniwala ka sa akin. Huwag ka lang yung tipong 3 araw ka pa lang, eh. Eh, ba't wala pa rin akong kita? Tampaling kita, eh. Okay? Okay? Diyos ko, sana nakakita yung umaman 3 araw. Tapos tanongin mo, ilan na recruit mo? 2. Ano ako, sugar daddy mo? Bigyan kita ng pera dito? Hindi po ganun. You need to work. You need to work hard. Okay? How? Must have belief. Importante ho ito, eh. You must have belief. You must believe in the products and services. Lahat po ng mga app natin, papagandahin natin yan, magkakaroon ng luck, at magkakaroon tayo ng marketplace parang Amazon. Para natin negosyo natin. Grabe. Magkakaroon ka ng website na may mga produkto na. Oh my goodness. Wala pa natin negosyo na to. Lahat ng bibili doon, yun yung benta ng Amazon. Hindi ka nabibili na inventaryo, kapatid. Isasend mo na lang yung mga products mo ron. Pag binili, may commission ka. Palakpakan natin ang negosyo natin. Grabe, no? Relax. Relax. Kaya pinapaganda ho natin ito ng pinapaganda. Hindi po solusyon yung lumipat, eh. Hindi po solusyon yun. Kasi kahit lumipat ka, pag ganyan attitude mo, ganyan pa rin kita mo. Aniwala ka, pasinim mo, nakakasampu ka na yata ang kumpanya. Puro kumita ka lang ng konti, tapos wala na. Di ba? Kasi hindi po yun yung tamang gawain. Okay? Believe. Believe in your downlines. Sir, 2-3 lang ma-recruit mo, magbibigay yan. Magbibigay ng maraming tao yan. Hanapin mo lang yung makakaintindi. Hanapin mo lang. Ang dami niyan, buong mundo tayo, eh. Hanapin mo. Yung makakaintindi. Huwag yung hindi makakaintindi. Tama? Eh, hindi mo nga naiintindihan. Di pare-paras kayo, hindi naiintindihan. Sasabihin mo, pangit ang friendship. Ikaw ang pangit. Ang palikit, eh. Okay. Ito.
Believe in your downlines. Believe in your uplines. No? Kung wala yung uplines mo, hindi naman mawawala si friendship. Palakpakan natin ang negosyo natin. Grabe. Kaya kung lumipat si upline, sabihin mo lang, good luck. Good luck. Diba? Focus. Guys, focus. Okay? Huwag mo na sayangin ang panahon mo. Dito na tayo sa believe in yourself, because when you believe in yourself, you believe in God. Kasi siya ang nag-create sa'yo. Pag pinagdudahan mo yung sarili mo, magagalit si Lord sa'yo, magtatampo. Pero mo, binigyan ka ng dalawang mata, binigyan ka ng ilong, bibig, dalawang kamay, hindi mo ginagamit, tanggalin ko kaya yan. Sabihin nila, wala nga itong anak ko na to ah. Ang ganda-ganda ng kamay eh, ng boses eh. Gawin ko kaya walang boses to. Patay ka. Pag nagtampo yan, ay, bahala ka. Ay, maniwala sa akin. Okay? Believe in yourself. Kung nakaya ko, ano ba naman ang meron ako? Inintindi ko lang yung why. Yan. Inintindi ko lang yung negosyo. I talk to positive people. Okay? Yan na. If I can do it, you can do it too. Doubt your doubt. Doubt your doubt. Pagdudahan mo, yung duda mo. Baliktarin mo kaya. Baliktarin mo. Di ba ang duda? Paano kung di ako yung... Di, pa, paano kung di ako yumaman dyan? Yan, ganun. Baliktarin mo kaya. Paano kung yumaman ako? Di ba? Baliktarin mo yung duda mo. Baliktarin mo yung duda mo. Doubt your doubt. Okay? Believe in yourself. Now, how? Dadating ang success mo after ng hard work mo. Darating ang success mo after ng hard work mo. Palakpakan natin. You need to exert your effort first. You need to recruit people. You need to share this. You need to talk. You need to explain. Hindi pwede yung ad ka lang ng ad sa GC. It doesn't work like that. You know what I mean? Okay? So dapat po, you need to explain, send videos, how are you, do you have any questions? Okay, can I add you on GC po? Okay? Dapat ganun. Hindi pwede add ka na ng add. Ano ka? Tamad mo naman. Okay? Be positive. Okay? Makakuha ka din ng tatlong eagles mo in 1 to 3 months, hanapin mo lang. Okay? You cannot serve 2 masters at a time. Focus. Focus. Okay? You will lose your credibility pag palipat-lipat ka. Pag palipat-lipat ka, maawa ka naman sa pinapasali mo kasi umaasa sila sa iyo. Hindi pwede yung pinasali mo ngayon tapos kumita ka na, so wala ka na ngayon mare-recruit. Kasi ayaw mo na mag-recruit. Ililipat mo na naman sila. Kawawa naman, sir. Kawawa naman sila. Kaya yung iba, nagagalit eh. Diba? Sabi nga, helping people. Helping people dito sa friendship. Helping people sa multi-level marketing. Well, hindi ho solution ng paglipat. No? Okay? Doing whatever it takes, dapat to may commitment ka. Okay? Do friendship at least 12 months time. Okay? Now, do not quit easily. Do not quit easily. Meron po akong kwento. No, tapos na po tayo. Meron po, tapos na po tayo. Pwede ho akong mag-iwan ng isang kwento? Okay? Meron po isang lalaki ang pangalang Pedro. Si Pedro. Eh, may parehang prangko. Kailangan mo yun? Tiga Laguna yun eh. Si Pedro, maka-Diyos. Maka-Diyos. Dasal lang, dasal yan. Dasal lang, dasal yan. Lord, sana po. Imaman po ako. Lord, sana po. Imaman po. Hanggang sa bumagyo, pare. Bumagyo. Nag-announce ngayon, nag-announce ngayon yung barangay. Oh, mga kababayan, magbabaha po rito. Lumisan na po kayo, lumisan na po kayo. At baka ho kayo mabaha dyan. Sabi ng ganun ni Pedro, hindi ako aalis ng bahay ko. No? Hindi ako aalis ng bahay ko. Kasi hindi ako papabayaan ni Lord. Yan. No? Yung mga tao ngayon, nagsitakbuhan na. Takbuhan na. Kasi bumabaha na eh. Mabaha na, oh, yan, oh, baha na, oh. Diba? Sabi ngayon nung, ano, ni Pedro,
ang hina ng pananampalataya nyo. Sabi niya, hindi kayo malulunod. Hindi ako malulunod. Malakas ako kay Lord. Yan. Nananalangin eh. Nananalangin. Dahil patuloy ng patuloy yung bagyo, may megaphone na naman. Oh, meron ng bangka. May bangka na rito. Oh, sumakay na po kayo. May bangka. Malulunod na po kayo. Pataas na po ang flood, no? Ayan po, lampas na po ng kotse. Ano po? Si Pedro, hindi pa rin natinag, Padre. Hindi pa rin. Hihina ng pananampalataya nitong mga tao. Kasal pa rin siya. Lord, ano po? Po, mamatay. Eh, hanggang dito na yung tubig eh. Hanggang dito na niya. Nakakasinuta siya. Kasinuta siya. Hanggang sa tumaas yung baha, umakyat na si Pedro doon sa taas ng bubong ng bahay. No? Nung pag-akyat ni Pedro sa taas ng bahay, etong dumating sa kanya. No? Helicopter, sumakay ka na, Pedro. Eto, humawa ka sa kamay ko. Dali, malulunod ka na dyan. Palalim na ng palalim. Ang baha. Hindi ako sasama sa inyo. Sabi ganun ni Pedro. Yabang pa. Hindi ako mamatay. Hanggang dito na niya yung tubig. Lampas na eh. Hindi ako mamatay. Sabi ko, umalis ngayon yung helicopter. Sige, kung ayaw mo sumakay. Alis na kami. Dahil naiwan si Pedro doon sa bahay, tumaas yung tubig. Namatay si Pedro. Pero good news, dahil malakas siya kay Lord, hindi na siya dumaan kay San Pedro. Diretso siya kay Lord. Diretso siya kay Lord. Pero galit ngayon si Pedro. Galit. Lord, makinig ka sa akin. Akala ko ba, pag mataas ang pananampalataya sa iyo at nagdarasal, hindi mo mamatay. Bakit namatay ako? Sabi ganun ni Lord, no? Nagsalita si Lord. Abay, Pedro, nakakalimutan mo yata. Ha? Unang-una, pinadala kita ng bangka. Hindi ka sumakay. Pinadala kita ng bangka, hindi ka sumakay. Dahil malakas ka sa akin, Pedro, dasal kang dasal, pinadala kita ng helicopter! Hindi ka pa rin sumakay! Ano gagawin ko? Pakita ako sa'yo? Binatukan. Hindi ko na mamatok si Lloyd, no? Hindi na mamatok. Okay? Ano ho yung lesson? Ano ho yung lesson nitong kwento na to? Naniniwala po ako sa Bible na nasa Diyos ang awa. Pero dapat gumawa ka muna. Tama? Guys, dito po sa negosyo natin, you need to take actions. Okay? Kailangan po, action na natin ito. Kailangan po, mag-recruit po tayo. Kailangan po, i-share po natin ito. At maniwala po kayo. Maniwala po kayo sa akin. Pag nakita ni Lord yung effort mo, pag nakita ni Lord yung ginagawa mo, yung hard work mo, ibibigay niya po yung success na karapat-dapat sa'yo. Maraming salamat po. Ako po si Ron Capua. Salamat po. At sana po na marami po kayo natutunan. At sana po sa next na training natin, makikita ko po yung mga downloads niyo po dito. Maraming salamat sa oras niyo. I love you all. Bye-bye!